Kaugnay pa rin po ng taas presyo sa ilang isda. Makakapanayam naman po natin si Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Director Asis Perez. Magandang tanghali po sa inyo, Director Perez. Si Connie si Susuito. Magandang umaga po at magandang umaga po sa lahat ng ating tagapanood. Makiki-update lamang po kami muli sa inyo, no? Ang sabi ko kasi mahirap daw ang huli ngayon ng mga isdang dagat, kaya daw tumataas din ang presyo. Ano ho ba ang totoo dyan? Totoo po yan kasi po ngayon po panahon ng amihan. So pagka po panahon ng amihan, yung po mga mangingisda natin hindi po masyado makalaot, hindi po masyado makalabas. Kasi po masama po yung panahon. Wala pong bagyo pero malakas po yun. Ngayon po, pangalawa, may close season po kasi tayo ng small pelagic dito po sa Palawan area. Marami pong isda na din binibenta kami nila na nanggagaling po sa Palawan. Pero ang good news po kasi ma'am ngayon, ngayon pong araw na ito, ito po kagabi, kanina pong madaling araw, ay pwede na pong mangisda sa Palawan. In fact, nandito po ako sa Palawan ngayon at akin pong inopen na yung fishing season dito sa Palawan. I see. So in-expect po natin na by siguro po in a matter of 2 to 3 days, ay makakarating na po dyan yung mga isda na galing po naman sa Palawan at ito po ang mapapanormal ng presyo. Pero in terms of supply, sir, ano ho yung percentage na ibinaba, no? Dahil sabi nga, talagang nahihirapan talaga yung ating mga mangingisda na makapalaot po at no, makakuha ng kanilang supply. Apo, pagka po ganito kasing panahon, we have to rely on our aquaculture production. Agaya po ng tilapia, yung pong bangos na galing sa fish pond, yun po yung magbibigay talaga sa atin ng supply. Pero yung pong galing sa laot, siyempre po, ang pangunahin po kasi sa PS, yung tinatang ng isda. But we're expecting po, in 2 to 3 days, gagawin po yung presyo, mahali po mabalik sa normal. Kasi nga po, makakalat po po yung mga isda mula sa Palawan. Malaki po kasi ang supply na gagaling sa Palawan, about 70% of the total landing po galing po sa ating fish pond at galing po sa Palawan. Right, oo. So within 2 to 3 days, pwede mag-normalize muli ang presyo. As of now, para lang ho sa kaalaman ng ating mga mamimili, ano, at para hindi naman humadaya, ano ba yung presyo po na pinakamataas ngayon na tinitignan po natin? Yun po binabanggit sa report po niya. Tumaas po na 10 piso yung ibang mga produkto. Pero okay, dapat po titignan natin na normal yun. Ang option po kasi natin is we can always go to sardines kasi yan po ay 13-14 pesos per can. Okay. So, yun po namang sardine, yung pong kanyang nutrient content po ay pareho po ng mga ordinary isda. So, lagi po tayong may option dahil meron nga po, maganda po naman ang ating sardine production. So, okay, marami tayong choice, madami tayong option, hindi po dapat mabahala ang mga mamimili natin. Okay, tiis muna within 2 to 3 days, sir, ano? Yes, we're expecting po na yung mahuhuli po kayo dito sa Palawan, makakarating po yan sa atin ng mga 2 hanggang 3 araw. So, maaari pong mag-contribute siya sa mas mataas na supply ng isda sa ating mga merkado. Pero wala naman ho kayong nababalitaan na iba hong mga nagtitinda na are taking advantage of the situation. Maaring mas mataas pa sa 10 piso ang naidadagdag po nila? Kasi po, ang isda po kasi hindi po naman po pwedeng i-hold yan kasi nasisira po ang isda. So normally, kung ano po talaga ang... No, but the supply itself kasi konti, sir, eh, diba? So supply and demand, pwedeng kapag ganitong konti, pwede nilang i-take advantage. Apo, apo. Pagka po konti talaga, mag-a-apply po yung supply and demand. Yun po, hindi po natin may iwasan yun. Yan po talaga ang rule. Pag dumami po ang isda, siyempre mas bububa po yung presyo. So okay pa ba, reasonable ba yung 10%, I mean 10 pesos na itinaas, sir? Sorry ma'am, sorry. Reasonable bang maituturing, no, considering na low in supply, yung 10 pesos na maximum na tinataas ng mga isda na iba natin? Apo, reasonable po naman yun. Reasonable right po yun. At meron po naman panahon na sobrang tight din ang presyo ng isda, na bumababa po naman ng 30 hanggang 40 pesos. So okay, ganun po talaga. Depende po sa supply na available sa ating merkado. Sir, magpapasalamat po kami muli sa inyong oras at update na yan. Maraming po salamat sa pagkakataon. Thank you very much. Yan naman po si BFAR Director Asis Perez.